Ipaplangketa ko naman po ang mga kaganapan po dito sa lungsod po ng Maynila. Wala pong serial killer sa Manila. Viral ngayon sa social media ang demonized serial killer na walang habas na pumapatay at umiikot sa Tondo, Maynila. Particular po, Sir Bogdan, dito sa may balot Tondo. Oh. Ang sagot naman po ng Manila Police District at buong pamunuan ng lungsod, fake news po yun at wala pong katotohanan. Maring pinabuloanan ng Direktor ng Manila Police District, Brigadier General Andre Dizon, ang ulat na kumakalat sa mga social media accounts na may gumagalang serial killer at basta na lamang po namamaril ng tao dito po sa Tondo, Manila. Ang naturang balita ay hindi dapat paniwalaan at hindi rin dapat po ipakalat o share sa mga social media accounts. Bukod dito, itong mga fake news po ito, nagdudulot lamang po ito ng takot sa ating mga kababayan. Bagkus, ang naganap po nga shooting incident sa Maynila, ito po ay may kinalaman po sa dalawang grupo, sir, mga dalawang grupo ito na may kinalaman po sa onsayan sa droga. At nung nakarang araw nga po, nagkaroon po tayo ng press conference dito po sa ating pong City Hall ng Maynila kung saan po formal pong iniharap ng aming district director yung gunman po dito po sa trending Tondo na serial killing case kaya Mayor Hani Lacuña Pangan po. Ang suspect po dito ay kinala lang si JJ, isa pong alias Pusod po ito. Siya po yung responsable doon sa mga pagpatay dito. Magkasunod po nga pamamaril dito po sa lugar po ng area po ng Rahabago Police Station. Kung saan po, ang nakarang araw po ito po ay nahuli po ng istasyon ng Rahabago sa pangunguna po ni Lieutenant Colonel Rosalino Ibay. Doon din po ng parehong araw na po na yun. Nahuli po sila noong Miyerkules din po. Ang isang pang gunman naman po, sir, na-identify din po at sasampahan po ng kaukulang reklamo base po sa kanyang krimen na nagawa. At yun naman po, sir, yung kumakalat na picture na sinasabing siya yung serial killer, ito po si Joey Hustiliani alias sa Joey Blandi. Natagpo siya bilang isang serial killer sa isang wanted poster na kumakalat sa internet. Matatandaan si Blandi ay personal po na pumunta sa himpilan po ng Rahabago para pabulaanan po yung nasabing paratang sa kanya. Samantala, pinag-iingat po ang ating mga kababayan na maging mapanuri sa mga nakapo sa social media at para na rin hindi po mabiktima ng mga fake news. At siyempre po, kahapon po, Webes po, bumisita po ang aming ama ng Kalakhang, Maynila. Katatapos lamang po ng command visit ng aming regional director ng NCRPO sa Manila Police District kahapon po. Ginawaran po ng arrival honor ang ama ng Hanay. At andun nga po si aming pong regional director, Major General Edgar Alan Okobo. Kasunod nito ay ang traditional na lion dance bilang welcome performance. Nag-courtesy call din po siya sa aming pong alkali ng Maynila at napag-usapan po nila ang mga gandang programa sa lungsod kasama ang aming direktor na si Brigadier General Andre Perez Dizon. Nagpamalas naman po nakakaibang galing ang MPD bike patrollers kasi sir, si Didi mismo na muna dyan. Eh, talaga naman ka. Opo, yung bike patrollers po natin dyan sa Maynila na sikat, nagpakita po sila ng gilas dyan. Sinundan po ito ng mga senaryo sir kung saan makikita natin dyan sir kung paano po nagiging epektibo yung ating mga patrollers, yung ating mga bike patrollers po sa lansagan. At ganun din po, ginawaran din po ng medalya ng kagalingan ng mga tauhan po, yung mga Police Maynila po na nagpapalas ng kakaibang galing at pagtupad sa sinumpang tungkulin kaugnay po sa pagkakaaresto sir ng mga miyembro sir ng mga terrorist group, yung mga tinatawag naming tolongge sir sa lugar namin, di ba sir? Yung mga drug suspect sir at saka yung DILG most wanted person at iba pa. Matapos po ang parangal ay nagkaroon po kami ng send-off ceremony. Ito po yung RPSB team. Ito po yung tinatawag nating Revitalized Police sa Barangay kung saan po ito po ay isang dating project pa po ito ng aming regional director na nakita po namin na naging effective po ito. Ito po nga grupo ng aming RPSB po. Ito po ay galing sa pangunguna po yung aming pong DMFB. Sa pangunguna po ni Colonel Julius Anyonuevo bilang Force Commander po ng DMFB. At dyan sir, dumalo na rin po yung mga stakeholders natin dyan. Nandyan po yung mga punong barangay sir ng Tondo at saka ng Baseco sir. Yung palagi pinagpupuntahan sa mga kung saan kung may mga project po tayo, doon natin nilalatag yung ating mga programa sir. Nandun din sir yung Manila Anti-Drug Abuse Office at personal po nasaksiyan ang send-off ceremony ng ating pong RPSB na napakagandang programa po ng aming butihing RD ng NCRPO po.
sir, nagkaroon din po ng command conference pagkatapos po niya kung saan po nilatag po ng mga Police Maynila yung mga accomplishment po at mga programa po ng NCRPO. At syempre pa po, sir, hindi pa rin pa ako tapos. Tapos, ito po. Ito po, kasing init po ng panahon, ang init ng pagtanggap sa Kalinga sa Maynila ng aming Mayor Hany Lacuña Pangad. Awesome. Kasama po ang aming The Game Changer General at iba pang opisyalis ng lokal na pamahalang lungsod. Nagbabalik po ang Kalinga sa Maynila. Serbisyo at solusyong diretso sa tao mula sa pamahalang lungsod na may kasabihang walang hindi kayang masolusyunan kung ang lahat po tayo ay magtutulungan. Mas pinalaki, mas pinalawak, mas pinaganda na Kalinga ng Maynila para maibaba ang pamahalang lungsod ang lahat po ng serbisyo, programa at proyekto. Diretso po ito sa tao. Abangan po ang susunod na Kalinga sa Maynila, pulong-pulong at pagtulong sa mga barangay sa Maynila. Marami pong serbisyong ibinibigay dito, katulad po ng serbisyong medikal, konsultasyon, mga basic services po, hanggang sa kahilingan po ng diklaging at flushing po tungkol po sa mga kalsada at paradahan po at pagbabakuna po, siyempre, ng mga alaga natin, mga aso at pusa. Ang Kalinga sa Maynila po ay isang inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang mailapit ang serbisyo ng mga ito sa nasasakupan po ng Maynila. Siyempre, katuwang nito ang buong suporta ng ama ng mga Police Maynila, The Game Changer General na makiisa sa hangarin ng alkade para sa kabuuang peace and order situation sa Lungsod. Awesome! Daming accomplishments, no? Iba talaga ang kaganapan sa aming lugar, Tanikalan, sir. At yun nga po, sir, yung mga ginagawa po natin nung mga nakaraang araw po, sir. At talaga naman po, sa lungsod po ng Maynila, nakita na namin talaga marami pong mga kaganapan. At mga serbisyo po, siyempre, yung ibinibigay sa ating mga kababayan. Pero magandang balita doon, fake news yung awesome. Series. At totoo po, kasi nagdulot po talaga doon ng pangamba doon sa mga tao. Totoo po yun. At katulad po ng sir, sabi siya kanina ni Sir Ryan, di ba, yung mga nagpapakalat po ng mga fake news na yan, nagdudulot talaga ng balisa ito.